Okay guys, hello. Welcome po sa ating channel, ang Pet Vlog Unlimited. Bago tayo mag-start, mag-shoutout muna tayo para po sa ating mga subscriber na nagpapa-shoutout. Shoutout po natin si Nars Takatani at sa kanyang Belgian Malinois na si Sky. Nagmula pa po sa Gitapi, Bohol. Yan, papakita po natin ang picture ni Sky sa ating screen. Ngayon din kay Cleson 26 Beltran, sa kanyang Belgian Malinois na si Lara. Nagmula pa po sa Valencia, Bukidnon. Shoutout po sa mga taga Valencia, Bukidnon. At ganyan din po si Sir Louis J. Balanza at sa kanyang Belgian Malinois na si Ace. At shoutout din kay Sir Carl Galicia sa kanyang Belgian Malinois na si Gunner. At ganyan din kay Sid Marte. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay GM Abuzo. And sa kanyang Belgian Malinois na si Cleo. At shoutout kay Christian Continente sa kanyang Belgian Malinois na si Jack. At shoutout kay Con Paguti Music at sa kanyang Belgian Malinois na si Nubo. And then kay Elinita Pani na ito po yung nag-update, humingi ng update kay Hansel. Shoutout po sa inyo, Mama Elinita. At ganyan din kay RBJ Plantilla. Sabi ni Sir RB, kakanodo niya ng channel ko dito sa Pet Vlog Unlimited ay nakabibili daw siya ng Belgian Malinois. Congrats po sa inyo, Sir RB. And then kay taga Marinduque po, si Sir RB. Shoutout po sa mga taga Marinduque. And then kay Sir Aldrin Velasquez, shoutout po sa inyo. Okay guys, isang maiklian lang itong ating topic ngayon for today at regarding po ito sa paggamit ng prong collar o yung pinch collar. So, marahil ay meron po sa atin na mayroong negatibong pangmalas tungkol sa prong collar. Totoo po niyan, gumagamit din po ako ng prong collar pero hindi po lagi at hindi sa lahat ng dugo. Kagaya ni Siran, hindi naman siya ginagamitan ng prong collar. Pero si Jenna, ginagamitan siya ng prong collar. Si Ghost, hindi rin po ginagamitan ng prong collar. Bakit ba marami ang, sabihin natin, bakit ba mayroong mga negatibo tungkol pagdating sa prong collar? Kasi po yung pangalan mismo ito, prong o yung pinch collar, dun pa lang, parang hindi na talaga maganda yung dating. Pero alam ba nyo guys na majority, yung karamihan dun sa mga dog na nasisira yung takya, nawawala ng boses, nadadamage, hindi po dahil sa prong collar, kundi dun sa mga pangkaraniwang collar. No po. Bakit ba ganon? Kasi po ang kaibahan ng mga pangkaraniwang collar, lalo na kung hindi po malapad yung collar, itong suot ni Siran medyo malapad to. Kung mapapansin po niya kapag hinihila niya yung leash, is yung pressure po no ng collar na doon lang sa isang part, doon sa mismong trachea niya. Kaya kung hihilahin ito ng hihilahin ng mga dog, pwede po talagang ma-damage yung kanilang trachea. Kaya po ang ating solusyon lagi dyan, ibigay ng basic puppy training, kailangan marunong siya ng healing para hindi niya hihilahin ang kanyang leash. So, unlike po ng pinch collar na tinatawag nating prong collar, kagaya po nitong hawak ko, is yun pong pressure ay hindi lang dun sa dito sa part na ito ng trachea, kundi around the neck ay na didistribute po yung pressure. So, ang resulta nito is yung dog, dahil meron kayong, kasi po yung nandito sa ganito ng dog na leg nila, yung dalawang bukol kung nakakapan nyo, sensitive po yun. Yun ang dahilan kung bakit sila ay sumusunod kapag naka-prong collar. At dahil doon, hindi sila mapupersa. Pero dapat po, alam natin gamitin ng prong collar. Hindi po natin sinasuggest na gumamit tayo ng prong collar kung hindi po natin alam kung paano gamitin ito. At baka maabuso pa tayo sa paggamit ito. Ang prong collar po mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, bago po natin gamitin sa ating mga dog, dapat isuot muna ito ng 10 to 15 minutes na ito lang prong at wala pang leash. Ayan muna natin siyang masanay. And then, after noon, saka natin gamitin o i-walk yung ating dog gamit ang prong collar. Ngayon, hindi po natin ginagamit na pang-correct ang prong collar mga ka-dog lovers mga kanyoy para po sa mga bago na gustong gumamit ito. Hindi natin ito ginagamit na inaabuso na. Kapag suot nila ito mga ka-dog lovers mga kanyoy, hayaan lang natin sila. No, isusunod lang natin yung prong collar. Kung sila ang humila, at least sa in a way sila po yung nagko-correct sa kanilang sarili. So kung nakita nyo si Siran kapag hinihila niya ang leash, kung suot niya ay prong collar, malamang na medyo masasaktan siya dito na po. Pero alam nyo ba, tinatawag din kasi ito na power steering of the dog. Dahilin nga dun sa sensation na dala nito, dun sa epekto kapag sinuot sa mga dog is talagang madaling i-walk yung mga dog at sumusunod talaga. Pero paalala lang, lagi na sinasabi, hindi natin abuso na paggamit ng prong collar. Ginagamit lang ito panahon sa training, sa maikling pag-walk. At kapag walang training, nasa leash lang ang dog, hindi po natin ito ginagamit. At gamitin natin sa tamang paraan. Ngayon, suggest ko lang mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, huwag po tayong bibili ng ganitong klase na prong. Papakita natin sa ating video, mamaya ko close up natin. Mas maganda yung humihigpit na prong na walang ganitong
easy release na buckles. Yung plain lang po siya na stainless. Yun ang mas effective na gamitin sa ating mga dog kapag gagamit po tayo ng prong collar. Yun lang ano mga dog lovers, isang maikling informasyon lang ito. Sa kabuuan, ang paggamit po ng prong collar ay makatutulong sa atin at kapakipakinabang kung alam natin ang tamang paggamit ito. Sa kabilang dako, kung gagamitin natin itong prong collar, lalo na doon po sa mahihiyain na dog, mga shy dog, is lalo pong baka mawala ang kanilang potential at maging abuso tayo sa paggamit nito dahil nakukontrol natin ang mga dog sa pamamagitan ng prong or pinch collar. Okay, at kung mag-decide man tayo na gumamit o hindi ng ganito, inasa atin na po yun. Basta mahalaga, bago natin gamitin isang bagay sa ating dog training, ay alam po natin yung tamang paraan ng paggamit ito. So yun lang guys, and salamat po sa panonood. Thank you for watching this video. Para po sa mga bago pa lang muli na nakagawi sa ating channel dito sa Pet Vlog Unlimited, pakisuyo po na paki-like, paki-subscribe, and paki-hit na rin po ng notification bell upang sa sunod natin mga upload ay ma-notify po kayo sa ating mga video. Thank you so much guys, palagi po sana tayong mag-ingat.